Ang isa sa best big man ng NBA noong mid-2010 era ay itong si DeMarcus Cousins. Naging two-time gold medalist sa FIBA competition, isang gold medal ng Olympics noong 2016 at isang gold medal ng World Cup noong 2014. Napabilang din itong si DeMarcus Cousins sa All-Star Selection mula 2015 hanggang 2018. Napili din itong si Cousins noong 2010 bilang 5th overall pick kasunod din na John Wall, Evan Turner, Derek Favors at Wesley Johnson. Mula sa pagiging isang potential rising star ng game ay natuloy talaga yun ni DeMarcus Cousins para maging star player ng Sacramento Kings mula 2010 hanggang 2017 na nakasama niya doon sina Isaiah Thomas at itong si Rajon Rondo. Pero ang tanong dyan, bakit sa edad na 28 years old ay parang itong si DeMarcus Cousins ang isa sa mga players ngayon na iniiwasan na talaga sa free agency? Mula kasi noong 2019 free agency ay wala nang gustong kumuha dito kay DeMarcus Cousins hanggang sa napunta ito sa Golden State Warriors. Si DeMarcus Cousins din ang isa sa mga notorious player noon na laging natatawag ng technical foul at napapagmula ng gulo sa loob ng basketball court. Kahit itong si CP3 ay sinabi noon na itong si DeMarcus Cousins ay kailangan talaga ng guidance. Pero noong mga panahon na yun, si Cousins ay naiko-convert ang kanyang pagiging maangas sa court sa stats. Kaso yung stats niya ay hindi naman mai-convert sa panalo, na yun ang isa sa naging problema din. At ngayon nga, itong si Cousins ay parang nalalapit na mawala sa NBA dahil pumapasok na siya sa tinatawag nilang contract year. Dito pa nga sa Clippers ay binigyan pa nga lang siya ng 10-day contract na hindi pa alam kung isa-assign pa ulit siya until ng end of season as of April 25, 2021. Sa malamang ang sasabihin nyo, ang dahilan lang talaga noon ay puro injuries itong si DeMarcus. Totoo naman kasi yun. Nagkaroon kasi siya ng torn Achilles injury nung naglalaro pa siya dito sa Pelicans. Yun din ang huling pagkakataon na nag-average itong si DeMarcus Cousins ng 25 points at 12 rebounds per game. Ang twin tower noon ng Pelicans ay itong si AD at itong si DeMarcus. Pero ito ang pakinggan nyo. Nung magkaroon ng injury itong si DeMarcus Cousins ay nasa last year na siya ng kanyang kontrata na pinirmahan niya pa noon sa Sacramento Kings bago siya mapunta sa Pelicans. Kaya nung off-season ng 2018 ay walang mga teams ang tumatawag dito kay Cousins para isign siya dahil nga nagkaroon siya ng injury at sumali siya dito sa Golden State at pumirma pa ng mid-level exception. So pasok naman tayo sa laging sinasabi ng mga fans na importante ang championship kaysa kontrata. Si Cousins ang isa sa pwedeng example doon at itong si John Wall. Dahil itong si Wall ay kaparehas na nangyari dito kay Cousins pero si John Wall ay merong security kaya hindi siya basta-basta mawawala sa NBA hindi katulad itong si DeMarcus. Ang masasabi kasing dahilan kung bakit nandyan sa sitwasyon na pakuha-kuha na lang na maliliit na kontrata itong si Cousins ay secondary na lang yung injuries. Dahil ang 2014-2015 ay nagre-request na talaga ang kampo ni Cousins ng trade papunta sa Lakers at ang Lakers noon ay nakikipag-deal na sa Sacramento. Noong mga panahon na yun ay sinabihan na rin itong si DeMarcus ng kanyang manager na kapag hindi siya umalis ng Sacramento ay lalo magiging malala ang sitwasyon niya. Ang isa kasi sa problema noon ni Cousins dito sa Sacramento ay yung hindi pagkakasundo nilang dalawa ni George Karl, ang coach noon ng Sacramento Kings. Meron kasi silang feud or alitan. Umabot pa yun na nadamay ang kanyang mga teammates at nagkaroon pa ng suspension itong si Cousins. Gustong gusto noon ni DeMarcus na umalis talaga ng team dahil noong mga time na yon ay kakatapos pa lang ng kanyang rookie contract at kakapirma pa lang ng panibagong kontrata dito sa Sacramento. Nang matapos yung 2015 season ay sinabi nito si DeMarcus na susubukan niya ulit dito sa Sacramento at hindi niya itutuloy yung trade. Nang 2016 season ay okay naman ang kinilabasan. Andun na sa team si Rondo. Meron pa silang Darren Collison, Ben McLemore, Rudy Gay at Willie Cauley-Stein. Medyo problemado na rin kasi noon si DeMarcus sa kanyang mga injuries at hindi na rin siya nakakapaglaro ng more than 70 games sa isang season. Pero noong 2016 ay nag-average pa nga ito si DeMarcus ng 26 points at 11 rebounds per game. So noong 2017 ang sinasabing taon ni Steph. So bakit sinabing taon ni Steph yun? Dahil yung mga panahon na yun ang unang beses na inimplement ang tinatawag nilang Designated Veteran Player Exception or ang tinatawag nilang Kevin Durant Rule. Unang taon pa lang ng implementation ng rule na yun ay nasira agad dahil sa Sacramento Kings. Ang main purpose kasi ng rule ay hindi umalis yung mga original players na na-drafted ng kanilang team dahil pwede nilang offeran ito ng 35% max contract or katumbas yun na naglaro na sa NBA na mahigit 10 taon. Si Cousins kasi noong 2016-2017 season ay eligible ng pumirma ng supermax contract. Kasama niya noon sina Russell Westbrook, John Wall at James Harden.
Nagkaroon na rin ng agreement sina Vlade Divac at ang kampo ni Cousins na papipirmahin siya ng $200 million sa loob ng 5 taon. Kung natuloy noon ang pagpirma ni Cousins ay magte-take effect ang kontrata na yon mula 2019 until 2024. So yan ang sinasabi ko kanina, kung mas importante ba ang championship kesa kontrata. Dahil kung pumirma si Cousins ay magiging stable player pa rin siya kahit nagkakaroon siya ng injury at hindi siya basta-basta mababuy out. Dahil yon sa may natitira pang nasa 3 taong kontrata mula ngayon. Pangalawa, hindi rin siya basta-basta matitrade kung meron siyang injury at wala nga timang kukuha sa kanya. Parang status ngayon ni Kevin Love na hindi rin matrade dahil sa meron siyang injury at hindi rin mabuy out dahil sa malaki pa ang natitirang kontrata niya. Tingnan nyo na lang status ngayon ni Kevin Love na merong mga injuries at bihira na nga lang maglaro ngayon sa Cavaliers. Pero masasabing nasa safe zone pa rin siya dahil sa kanyang kontrata. So ano nangyari? Bakit hindi natuloy yun? Nang papasok na ang All-Star Break ay nagkasundo nga itong si Cousins at si Vlade Divac noong 2017 na papipirmahin siya ng Supermax contract. Kaso after ng All-Star Game ay na-trade nga itong si Cousins papunta sa New Orleans Pelicans na automatic nang hindi siya eligible sa Supermax contract. Yun ang isa sa dahilan kung bakit nainis itong si DeMarcus Cousins dahil pinangako sa kanya yung Supermax contract. Parang Isaiah Thomas dito sa Boston Celtics na merong kontrata na nag-iintay tapos na trade pa, kaya nawala din sa NBA. Sabi nga sa interview no ni DeMarcus ay nagsisi siya ng malaki nang hindi niya tinuloy yung trade paalis ng Sacramento papuntang LA. Yan kasi yung isa sa mga what if talaga sa basketball career nito si DeMarcus na pwede mangyari yung LeBron at Cousins tandem dito sa Lakers. Nakapaglaro pa rin naman siya sa Pelicans after ng trade na yon. Hindi nga lang nakapasok doon sa playoffs. Nang 2018 season ang huling taon ng kontrata ni Cousins at ang taon din na dapat pipirma sana siya ng Supermax contract. Na dito naman siya nadali ng torn ACL injury na sumira naman sa basketball career nito si DeMarcus. Kasi buhat na makabalik siya ay hindi na nga siya katulad din ng dati. Yung pagpunta talaga niya ng Golden State noong 2019 ay tinest lang niya talaga ang value niya at sinabi nga noon ni Cousins ang dahilan lang talaga noon ay hindi siya nakakuha ng magandang comment noong 2018 free agency dahil nga sa kanyang injury at nakalipas na nga ang ilang araw buhat na mag-open yung free agency market ay walang tumatawag sa kanya na team. Kaya mula sa pagiging max contract player ay nagpababa nga ito sa mid-level exception na hindi rin naman maganda ang kinalabasan ng kanyang karir sa Golden State dahil nga rin sa mga injuries. Tapos napunta siya sa hiling niya noong 2015 pa ang mapunta dito sa Lakers. Kung napapirma ng Sacramento Kings sana itong si Cousins ng Supermax contract ay sa malamang ibang senaryo ngayon ng kanyang basketball career. Mula 2019 hanggang 2021 ay meron siya mga injuries. Posible pa rin siyang matrade pero mahihirapan pa rin siyang i-buy out ng kanyang mga teams. Sa malamang meron din magsasabing bakit yung ibang mga NBA players na merong injuries na wala agad. Si Blake nga na buy out din. Pero si Blake Griffin ay 2 taon na lang yung natitira. Si Kevin Love hindi basta ma-buyout dahil nasa 3 years pa. So ito yung best example dyan, si John Wall. Bago siya ma-injured at hindi nakapaglaro ng majority ng 2019 at 2020 season ay nakapirma na siya ng contract extension. Nag-take effect yun noong 2020 at hindi rin siya basta ma-buyout. Pero na-trade siya at ngayon ay nasa Houston kasi secure pa ang kontrata niya until 2023. Marami talagang katulad ng senaryo nito si DeMarcus Cousins sa NBA. Pero ang pinagkaiba nila, meron silang secured na kontrata. Hindi katulad nito si DeMarcus. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.